Saturday night sa ating tambayan. Ang sigad ang bida at ikaw ka chill ang kasama. And this is the word. With God's word. Ayan, mukhang nagpapanik si Ate Colleen ngayong gabi. Say present naman sa ating napakabait at araw-araw na in love na si Kuya JP. Present, brother, ang ating hardworking future dentista, Ate Colleen. Present! Eve, ang ating ever-hopeful na kuya, Brother Paul. Present na present tayo, Colleen, at mag-say hi naman tayo sa ating ngayong gabi. Meron tayong how many viewers? Hindi ko makita. Can you see it? 100. Ayan, meron tayong 105 viewers ngayong gabi. Hello po mga kapsil, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, so batiin yes muna natin sila. Ayan, si Zyra nandito na. Si Mambe, good evening. Casey Pandes, Annalie Opeña. Nanay, hello po, magandang gabi sa inyo. Arlene, Arlinea Bermejo. Ayan, Kuya Jobs, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa ating chill night ngayong gabi. Yes, brother, good evening din po kay Miss Yen Lemik at kay Miss Sarayda na Networton all the way from Australia. Pires of Ivan Bosco, Southwest Australia. Engadin, yeah. Thank you very much for tuning. Alam ko ngayon sa Engadin ay, anong oras na ba? Plus 2 hours tayo, so more or less it's already 10:33 at talagang nakikichill pa siya late in the evening. Maraming salamat din po sa pagtulong sa Team Vertica. Sabado na naman, same day but new season. Dahil season 2 na tayo mga kachill, mas exciting ang tambay kasama ang D-Word Squad. Mas deep ang usapan at mas challenging ang ating mga questions. Di lang yan, dahil extended na rin ang ating pagsasama from 8:30 to 9:30 p.m. Kaya mag-like and share na sa facebook.com/w/dwordchillang and subscribe na sa D-Word YouTube channel. Heart reacts and share naman tayo dyan. Ayan. And hanapin na rin ang ating aming YouTube channel at mag-subscribe na. Also, mention your family and friends sa comment section para sabay-sabay ng tumambay. Ayan, sige. Para sabay-sabay talaga tayo magtambay ngayong gabi, Colleen, maganda sigurong sabay-sabay din tayo mag-share. So, 1, 2, 3, and share. Ayan, marami mong bago sa ating season 2 mga kachil, hindi naman nagbago ang ating mga nakagawian. Kaya naman mga kachil, sabay-sabay tayong manahimik at magdasal na pangungunahan ngayong gabi ng ating dentista, si Ate Colleen. Ate Colleen, please. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, taos po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na binigay ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataong kami ay sama-sama upang pag-usapan ang iyong salita. Kami po sana ay gabayan niyo ngayong gabi. Bigyan ng lakas at linawin ang kaisipan sa anumang pagdududa sa iyo. Kayo na po ang bahala sa amin sapagkat inaalay namin ang mga sandaling ito para sa iyo. Ilayo niyo po kami sa anumang tukso at kapahamakan at panatiliing malusog at ligtas ang bawat isa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wow! Talagang taos-puso ang pagdarasal ni Ate Colleen ngayong gabi. Yes. Hi, JP! Thank you, Ate Colleen, sa pag-lead ng ating opening tayo. The world in the world na, mga kachil, may mga bagay na hindi man physical na nakikita ng ating mga mata, nararamdaman ng ating mga puso. Oh. Horror ba ito, JP? Kagaya ng love and trust. Di ba po, ang sarap ka pakiramdam kapag may nagmamahal, nagsasabi sa'yo, I love you every day. Tapos pinagkakatiwalaan ka ng tao na yon. Then siguro po, Brad, yun din po yung feeling na kapag may nagsasabi ng thank you sa'yo, yung hindi po maipaliwanag na feeling. So yung feeling, kasi akala ko itong ating pag-uusapan ngayong gabi ay horror. Ang layo-layo po yung tanungan mo kasi, JP, nakakatakot na, no? Yung tanong mo kung naniniwala ba tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ikaw, Colleen, ba may mga bagay kang pinaniniwalaan na kahit hindi mo nakikita? Actually, meron. Ako naniniwala ako sa guardian angel. Oh. Kasi may mga times na parang, alam mo yun, parang near-death experience po. Tapos, biglang masasave ka, ganun. Parang feeling ko, kaya niligtas ako ng guardian angel ko. Oh. Kasi, okay, meron kasing time na bago pa lang ako nagda-drive noon. Tapos, merong
merong mabilis na sasakyan na papalapit sa akin. Wrong, nasa wrong way siya. Pero gusto ko siyang iwasan. So, lumipat ako dun sa other side. Eh, kaso, sa kabilang lane po, yes. Eh, kaso, hindi ko muna tinignan yung side mirror ko bago ako. Yes. Driver, what's up? Yes. And then, ano pa yan nung bago pala ako nagda-drive? And then, may dun sa likod ko, may mabilis na bus. So, buti naiwasan niya din ako. So, ayun. Kasi medyo natakot ako nun kasi kasama ko yung pamangkin ko. Baka yung bus talaga. So, yun. Naniniwala talaga ako sa Guardian Angel. Sa Guardian Angel. Mga kasi kung naniniwala kayo sa Guardian Angel, palike, reacts naman dyan. Okay? Ako naman mga kasi naniniwala ako sa mga bagay na hindi ko nakikita for the past days. No? Kayo, mga katambay namin, mga kasi namin, ang nakikita lang namin sa mga wala namin dito minsan ay mga numero lang. Pero maraming salamat po sa patuloy na paniniwala, no? At patuloy na pag-reflect kasama namin dito sa D-Word. Okay? Pero Kuya JP at Ate Colleen, no? Maniniwala ba kayo sa bagay na hindi nyo nakikita o nararamdaman, no? Kayo ba mga ka-chill? Sa ating Sunday Gospel kasi ngayon, napangungunahan ng takot ang ating mga disciples na naig sa kanila ang hindi paniniwala, no? Pero may nangyari, no? Paano kaya nangyari yung mga bagay na yun? So, we better find out. Kaya naman, Brother Jojo, for tonight, expose to us the Word. A reading from the Holy Gospel according to John. Nung Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Peace be with you, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, Peace be with you. Kung paano ako pinadala ng Ama, pinapadala ko rin kayo. At hiningihan niya sila at sinabi, Tanggapin niyo ang Holy Spirit. Kung papatawarin niyo ang kasalanan ng mga tao, napatawad na sila. Pero kung di nyo sila patatawarin, di rin sila pinatawad. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa iyo, Brother Jojo, sa pag-expose ng ating D-Word. At dahil dyan, mga ka-chill, may good news kami sa inyo. Ngayong hapon, ngayong gabi, bumabalik po tayo sa 100 pesos, no? For 50 pesos ngayon, umaangat na naman yung level natin to 100 pesos, no? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga tumutulong sa atin at nagbibigay ng load, no? So, 100 pesos na po ulit tayo sa mga ating questions. May 3 questions tayo and 1 word of the day. Yung word of the day natin ngayon, medyo mahirap, no? It's a Hebrew word. Four-letter word lang naman yan, no? Na ang ibig sabihin ay spirit. Ano kaya yung Hebrew ng spirit, no? So, Kuya JP, sa question number one, would you like to ask? Yes, sa question number one po, ano ang sinabi ni Jesus sa mga disciples nung nagpakita siya sa kanila sa upper room? Okay, inuulit ko po. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga disciples nung nagpakita siya sa kanila sa upper room? Hi, ko yung sinabi niya. Hi! Saan nanggaling ang salitang Pentecost or Pentecoste, no? Saan nanggaling, anong salita o anong lingwahe o ang ginamit o ang root word ng salitang Pentecoste or Pentecoste, no? Etymology in short, mga kachin. Number 3. Ano ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disciples? Oh. Ano ibigay ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disciples? Nagbigay ba siya ng ayuda, mga ka-chill? O ng community pantry ba yan? No?
So mga ka-chill, ngayong Linggo po ang tinatawag natin dito ay Pentecost Sunday, no? Ito yung isa sa mga pinakamalalaking fiesta ng simbahan kasi ito yung kinoconsider na birthday din ng simbahan, no? At mga ka-chill, ito yung transition natin from the Easter season to the ordinary time. Eh, Brother Paul, bukas pa po yun, di ba, yung Pentecost Sunday? Correct. Pentecost po mula sa word na Pentecostes. Na ang ibig sabihin ay 58. Ano po bang ibig sabihin nito at bakit sinasabi pong birthday ng simbahan? Yun nga, yung sinabi mo kanina, Pentecost, sa mga ka-chill dyan na nag-aabang ng sagot, no? Ito ay galing sa isang Griego or Greek na salita na Pentecostes na ang ibig sabihin na ay 50. Kasi kung bibilangin natin, yung araw na gaganapin natin bukas ay 40 days simula ng resurrection, ng Easter, at 10 days after naman ng ascension ni Jesus into heaven, biblically counting that, no? That promise was fulfilled when Peter and the early church were in Jerusalem, no? Nakasulat ito sa Acts of the Apostles. Pentecostes, bakit naman birthday ang tawag natin dito naman, JP? No? Maganda yung katanungan mo kanina. Birthday kasi ito na yung simula ng ministry ng simbahan at naging conscious sa simbahan na sinasabi ni Jesus sa kanila, now it's your turn. Yung visible God, yung visible Jesus, ngayon ay managiging invisible na siya through the Holy Spirit. No? At binibigay niya kasama ng banal na spirito ay ang mga regalo nito, ang mga prutas nito. So yon, JP. Eh brother, curious lang po ako kung anong nangyari sa mga disciples pagkatapos magpakita ni Jesus sa upper room. Di ba kaya po sila nandoon kasi takot at nagtatago sila? Sino-sino po ba yung nandoon? Si Mama Mary po ba kasama nila doon? Ayan, very good, JP. Maraming mga Katoliko yung nalilito when it comes to the Pentecost Sunday. Kasi, primarily, ang akala nating kwento, yung nasa isipan natin, ay yung nasa Acts of the Apostles. Ito kasi yung gathering ng mga apostles kasama si Mama Mary nung nagkita-kita sila sa Jerusalem. Pero, yung gospel natin, ito yung after nung resurrection ni Jesus, no? After Easter pa to. So, wag po tayong malilito, no? So, yung tinatanong mo ngayon, yung nangyari sa Senakel, ito yung gathering ng mga apostoles at saka ni Mama Mary doon sa Jerusalem pa, no? So ito na yung moments na pumasok yung banal na spirito, bumaba, descending of the Holy Spirit, no? Ito yung pinagdadasal natin sa Holy Rosary. So at that particular moment, yung sa Acts of the Apostles, nandun si Mama Mary, no? May Pentecost kasama si Mama Mary. Pero kung itatanong mo kung nandun siya nung pumasok si Jesus, kung nandun yung buong apostoles, nandun si Doubting Thomas, nandun yung kumpleto yung mga apostoles nun eh. Ang tanong natin kung nandun ba si Mama Mary, we cannot answer that fully. Kasi hindi tayo sure ng kung ano talaga yung attendance ng nasa room. Ang sinabi lang ng Ebanghelyo ay kompleto yung mga disipulos na nandoon. Okay? Pero kung tinatanong mo rin kung nangyari yung Pentecostes kay Mama Mary, as early as nung Annunciation pa lang, nag-descend na yung Holy Spirit kay Mama Mary. No? So yung descending niya ngayon sa Acts of the Apostles ay ito na yung parang fulfillment together with the whole church na. The birth of the church. So yun, JV. Brother, sa ating gospel po, di ba, sinabi, hello. Sige, go. Sinabi na tanggapin nyo ang Holy Spirit. Tungkol po ba ito sa mga gifts and fruits of the Holy Spirit? Bakit po ito mahalaga? JP, the question is very wise. So, napaka-wise nung tanong mo na ang magandang sagot dyan ay yung banal na spirito. Kasama na natin siya ever since, no? Bago pa yung creation, nandiyan na yung Holy Spirit. Pero tinatanong natin, bakit sinasabi ni Jesus na receive the Holy Spirit? Kasi at that particular moment, yung mga disipulos takot na takot. At sinasabi niya siguro sa kanila, nung bindreed niya yung Holy Spirit, do not be afraid. No? Be at peace. Kaya nga yung una niya sinabi, peace be with you. Pero the deeper meaning of this, JP, napakaganda. Kasi nung Genesis pa lang sa creation, God the Father said this already. No? He breathed. Naalala mo nung gumawa siya ng clay? Tapos hiningahan niya rin yung clay para maging si Adan? Famous room ngayon. Jesus, being God, breathing a new spirit, breathing the spirit of life to the apostles. Parang nire-renew yung buhay nila after doubts, after fear, after anxiety. No? Ayan. So giving the Holy Spirit. So ano ba yung mga gifts of the Holy Spirit? Magandang i-mention lang natin sila sa mga ka-chill natin ngayon. Ano yung mga gusto nyong ma-receive mga ka-chill na regalo ng banal na spirito? Meron tayong knowledge. Ito yung kakayahang malaman yung nasa loobin ng Diyos, no, yung naisin niya. Meron tayong wisdom, makita ng malinaw ang katotohanan, understanding, yung matanaw kung paano ba dapat mabuhay. No?
Maganda yun. Counsel naman, yung abilidad na malaman kung ano yung tama sa mali. Piety, ito yung mamumulat tayo sa kailangan mo ang Diyos. No? Dependence on God, kaya nga magdadasal ka. Fortitude, lakas ng loob na ipaglaban ang tama at ang nararapat. At ang huli ay fear of the Lord. At pagka sinabing fear of the Lord, hindi ito yung takot ako sa Diyos. No? Ito yung sense ng isang bata na takot siyang ma-offend yung tatay niya. Check. Ang Pentecost Sunday po ay hudyat ng pagtatapos ng Easter season at pagbabalik ng ordinary time. Ano na po ngayon ang challenge sa atin bilang mga Kristiyano at followers in Jesus? Oo naman, challenge. No? Allow me just to begin with a little story lang. No? Kung familiar kayo dun sa SIM card na GOMO ngayon, nung nakita ko yung promo ng GOMO na meron silang unlimited data at saka yung data na hindi na-expire with this amount lang, no? Talagang ang saya-saya ko po nun, mga ka-chill, no? At pinamalita ko yun sa lahat ng mga seminarista dito sa seminaryo. Sinabi ko, uy, mag-GOMO kayo kasi mura yung data. Uy, mag-GOMO kayo kasi hindi na-expire yung data. Talagang ang saya-saya ko dun sa discovery kong yun. And I cannot contain my feeling na akala ng mga ibang seminarista, meron ako nakukuha from GOMO na commission kasi talagang pinopromote ko siya. Alam niyo mga ka-chill, good news yon at SIM card lang yon. Paano pa kaya itong mga apostoles na nakita nila si Jesus na buhay ulit? Paano pa kaya itong mga apostoles na nakita nilang na bumaba sa kanila yung Espiritu Santo with that courage, with that love, with that passion, no? Siguro game na game silang ipamalita ito. At ito yung hamon ng ordinary time sa atin ngayon. From the Easter to the ordinary time, punong-puno tayo ng banal na Espiritu. Kasi natunghayan natin ang pagkabuhay ng Jesus at bumaba sa atin yung Espiritu Santo. Kaya mahalaga na mabuhay tayo bilang mga mabubuting Kristiyano ngayon. Hindi sa pamamagitan ng salita lang, kundi ng pagtuturo lang, kundi witness. Sabi nga nila yung mga kabataan po ngayon, mga teachers dyan, mga magulang, hindi na sila actors o mga teachers. Ang hinahanap na nila, witness. Ibig sabihin, kung anong sinasabi mo, dapat ginagawa. So yun, JP, yun yung hamon sa atin at napakatinding hamon yan. Thank you po, Brother Paul. Sige. So, balikan na natin. Mga katanungan. Oo naman. No? Hindi naman scripted to. Wala nga tayong PowerPoint eh. Sige. Let's welcome back our other squad mates para naman i-welcome natin ang ating guest. Thank you po, Brother Paul and Kuya JP. Ayan. At mukhang talagang excited ka, Colleen. Parang may Espiritu Santo sa yung game na game ka nang mag-proclaim. Go, Colleen. Yes. Banat. Kasi ngayon lang ulit ako nakabalik. Okay, so thank you po, Brother Paul and Kuya JP. Advance congratulations sa ating mga ka-chill winners. Mm-hmm. Abangan niyo po ang announcement later. Attendance check din muna tayo sa ating 70 viewers. I-present kaya ang ating friendly at always on-the-go squadmate, Ate Pearl! Wow, Pearl! Welcome back! Welcome back! Hello mga ka-chill! Siyempre, Ate Colleen, present na present. Kaya shoutout muna tayo sa ating mga active na ka-chill ngayong gabi. Katulad ni Alec Tacorda, talagang kinoment niya, Brother Paul, ang ating gifts of the Holy Spirit. Si Gabriel Freelis, Hillcrest, ayan, si Arlene Ramon Montanses, si Arlene at si Isabella Colleen. Ayan, hello po sa inyo mga ka-chill! Magandang gabi po sa inyong lahat. And ngayong gabi, ang ating guest ka-chill sa tambayan ay isa ko pong kaibigan na nakasama sa Asian Youth Day last 2017 na ginanap sa Indonesia. He finished his bachelor's degree in business administration, major in financial management from UST, a former diocesan youth coordinator of the San Pablo Youth Commission from 2016 to 2019. At bago po siya pumasok sa seminary, he used to work as a senior market analyst at Thomson Reuters. At ngayon po ay isa siyang diocesan seminarian from the Roman Catholic Diocese of San Pablo and currently being formed in the University of Santo Tomas Central Seminary. At ito pa mga ka-chill, bonus lang. Madalas siyang masabihan na Cardinal Tagle look-alike. Let's see. Wow, no. Present naman po, Brother Kevin Makandili. Welcome, Brother Kevin. Chill-chill, welcome sa'yo. Baka naman may mga gusto kang batiin. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa ating programa, ang Spoken D-Word. Happy Pentecost sa'yo. Happy Pentecost. Happy Pentecost
Sige Sunday. Nga mga ka-chill, yung mga nagsasabing kamukha niya si Bishop Cardinal Tagle, mag-comment nga dyan, no? From 1 to 10, gaano kamukha ni Kuya Kevin, ni Brother Kevin, si Cardinal Tagle? Sige nga, 1 to 10, let's see. Ako 10. 10 pa? Nakikita ko. Baka sabihin, bias ako, brother Paul, kasi kaibigan ko. Ano, mga 10. Oh, sige, ako siguro nasa 9.5. Para naman meron tayong 0.5 na pagitan. Ayan, sabi ni Cheska, 8. Sabi ni Kian, 10 po. Akala ko po si Cardinal Tagle siya. Ayan, sabi ni Ma'am Regil, 10. Nagulat sila. Dapat pala nagpanggap ko na lang na Cardinal Tagle para dumami yung viewers natin ngayon, Brother Kevin. Oo nga. Colleen. At dahil usapang to see is to believe, or to believe is to see, tayo ngayong gabi, let's play to see or not to see game. Ayan, Brother Kevin, meron po kaming bibigay sa inyo mga situations at kung gusto nyo ito makita, just uncover your eyes or your face. Ayan po. At kung ayaw po ito makita, just cover. Patingin nga po, sample. Cover and open. Sa mga ka-chill din natin dyan, pwede kayong mag-participate, no? So, comment lang kayo ng open. Ay, sorry, open and close. Kulang pa ako sa knowledge ng Espiritu Santo ngayong gabi. Are you ready, Brother Kevin? Ready na. Okay, mga ka-chill. Like to see or not to see. Go, Pearl. At ayan, Brother Kevin, nauntog na pasahero sa jeep. To see or not to see? Not to see. Kawawa yung kaya, no? Ayan, ito, Brother Kevin. Very tempting to. Perang nahulog sa daanan, to see or not to see? Wow! Colleen? Leak answer key sa exam. Ooh! Mas tempting. Wow! Talaga ba? Mabait, mabait. Ito ko na, Kevin. Pagtusok ng needle sa vaccine, to see or not to see? Matapang! Ito, marami ka nang nakita nito, Kevin, no? Ay, Brother Kevin. Mga nag-aaway na kapitbahay o mga nag-aaway ng mga seminarista. To see or not to see? Not to see. Wala ko din eh. Parang ayoko nakakita ng ganyan. Colleen? Ano naman kapag pinapagalitan na kaklase? To see or not to see? Wow! Pearl? Ito, Brother. Swap test result. To see or not to see? Ito, Kevin, pahirapan natin ng konti. Nagmamadali ka, late ka na sa klase, pero may nakita kang kailangan tulungan. To see or not to see? Wow! Medyo nag-alanganin din ha. Parang nag-isip pa. Ako, Colleen, depende sa teacher yan eh. Pagka-terror yung teacher, bahala. Medyo ko lang. Sige, Colleen. Last na lang ba, Brother Kevin? Ay, hindi ba pala last? So, horror movies, to see or not to see? Horror movies. Think of the horror movies. Ito po, Brother Kevin, last na talaga to. At dahil nag-rate na ang ating mga ka-chill, mukhang ka-look-alike ni Cardinal Tagle sa salamin. To see or not to see? Ako, Kevs, curious lang ako, no? Ikaw mismo, kung i-rate mo yung sarili mo na kumukha ni Cardinal Tagle, 1 to 10? Siguro 9. Kasi 9. kapag tinitingnan ko siya, hindi ko ma-imagine. Pero there were several times, like around 3 times, na na-meet ko na siya personally. And then, pag tinitingnan ko yung picture namin, may hawig talaga. So, yung parang, hindi siya nagugulat, ako to ah, ganun. Actually, for those 3 times, pare-pareho lang siya nang sinabi sa akin na kawawa daw ako kasi kamukha ko siya. So mag-ingat ka, Cardinal Kevin, ha? Balang araw to San Pablo. Brother Kevin, happy Pentecost Sunday sa iyo and happy birthday rin sa ating simbahan. No? Happy birthday rin, pati sa ating mga ka-chill, usapang membership ng ating malaking pamilya ng Diyos. Are you proud to be Catholic? And what makes you proud as a Catholic, Brother Kevin? Napakadali naman ang tanong na yan. Wow! Of course, I am very proud. Not in a boastful way, not proud. Uh-huh. But
kumbaga more on the happy side or more on the affirmative side of being a Catholic. First, if you are going to, I know, alam na natin tong lahat, but if you are going to look at the meaning of the word Catholic, it means universal, which means yes. inclusive. Uh-huh. And when we say inclusive, there is something na walang humahadlang na makapasok. Uh-huh. Although, syempre, sa reality, hindi naman natin masasabi na totally inclusive. But I would say no, na the Catholic Church has already stood through time, through generations, which makes, siguro magtataka tayo, napakadami ng experiences, hindi lang sa simbahan, pati sa government, sa society. Pero for thousands of years, still the church is standing. So that is the first reason why I'm proud of being a Catholic. Yeah. The second one is malaki yung influence sa akin nito ng mga Dominican formators namin dito sa seminary, which yung mga formators namin teaches us sound doctrine. Ibig sabihin, sound doctrine, hindi lang siya basta scriptures, hindi lang siya basta teachings of the church, kundi it includes as well the sacred traditions, and talagang nag-a-adhere tayo sa ating Pope na nasa Rome. So why does it make me proud is because makikita mo na kahit yung scriptures, yung word of God na nasulat or sinabi ng Diyos ng napakatagal ng panahon, ma-amaze tayo kung bakit hanggang ngayon we can still apply those wisdom, those knowledge, those words in our life. So meaning it really weathered. Yes. At yung simbahan, Brother Kevin, napakatanda na nito and yet very young, no? Every now and then we are encounter new situation, no? Ang tawag nga natin dyan is signs of the times. Yeah. Yes, brother. Agree ako dyan. And at the same time, dahil nga binabati natin yung ating simbahan ngayong Pentecost Sunday na happy birthday, it is happy also birthday. Our birthday, no? Because we are not just part of the church, but we are the church. Happy birthday, Cardinal Kevin. Colleen, baka may tanong ka kay Cardinal. Ay, kay Brother Kevin. So, brother, as a former youth coordinator po, nagkaroon na po ba kayo ng experience of frustration, disappointment, or disillusionment sa ating simbahan? At paano niyo po ito na-overcome? I would say hindi siya frustration or disappointment sa simbahan. Kasi sabi ko nga dun sa isa kong brother dito, one time, naglalakad lang kami dito sa campus, and I said na kapag nabuhay ako, ulit ako, or if like for example, I am not for this vocation and I wanted to marry someone, let's say, I would always find someone who is a Catholic, no, yung person whom I share the same faith. So kumbaga, bakit ko sinasabi yon? Kasi kumbaga from the beginning, I would not say na I am confident with my faith and I know everything about the church. But I am confident with what the church is giving us, what the Lord is giving us. Siguro, hypothetically dun sa question, siguro it's more of nakaramdam lang ng times na merong spiritual apathy or parang nawawalan ka ng gana. Parang nawawalan gana, ka. No? For example, wala kang will, wala kang power to pray, to go even to church. Pero siguro noon pa yon. Pero what I learned from that situation is that God will raise us up exactly in that same place where we fall. Ibabangon tayo palagi ng Diyos kung saan tayo nadapa. And yung mga times na nadapa tayo, yung mga frustrations natin, mga disappointments, no, ay inaalaw yun ng Diyos, pinapermit ng Diyos kasi He wants us to derive meaning from it. Wow, talaga naman. Thank you for that answer, Brother Kevin. Ang ganda ng answer nyo. Confidently beautiful with the heart. Yung gusto namin kanina. Follow-up lang po, Brother Kevin. Ano po bang ating turning point na from committed youth coordinator sa youth commission, pumasok kayo sa seminary life?
interesting question. Uh-huh. Ayan. I think before naman ako mag-join sa youth ministry, the vocation was already there. Hindi lang natin fully pinaglalaanan ng panahon or hindi lang natin nabibigyan ng tamang pansin to discern, to reflect, or to contemplate about it. And I would be honest na during high school, I had these inclinations to enter. Pero I'm really afraid of what can happen in the future. What if I didn't succeed, or what if I did not finish well based on my expectations. So I really enjoyed my life outside, literally and figuratively. And the turning point actually of my vocation was when I was really actively engaged and involved in the youth ministry. And I think our brothers from Don Bosco are really engaged with the youth ministry, and they know how empowering, how fruitful, how nourishing it is to be in the youth ministry. So that is the turning point. Pero may mas turning point pa doon, which was our Asian Youth Day experience with Pearl na nabanggit ko, yeah, no? 2017. Sa Indonesia to, no? Brother Caps? Yes. Uh-huh. Which part of Indonesia? Bali? Jakarta. Jakarta and Yogyakarta, yeah. And Bogor, I think. Pero hiwa-hiwalay po eh. Pero yung main event nun sa Yogyakarta. So, okay. And going back doon sa story, it was during the culmination of the Asian Youth Day during the exposition of the Blessed Sacrament na talagang hindi ko man narinig in my ears na gusto ko nang pumasok, or I finally decided to enter. That was the time that I felt secured with my decision to enter. And so yun, after the activity, I went home, and then after 2 years, I entered the seminary. And after 2 years again, andito pa din. Salamat sa Diyos. Nung sinabi mong, I felt home, I felt joy, no? Parang naalala ko dito, mga ka-chill, na yung mga taong, ano to, nabiyayaan, na-descendant ng Holy Spirit, hindi mo na mararamdaman yun dun sa wisdom nila, sa knowledge nila. Hindi eh. We see that the Holy Spirit is present in one person, sa isang tao, pagka nandun yung mga fruits of the Holy Spirit. Peace, love, joy, gentleness, no? Pagka may mga moments sa buhay natin na gano'n, na at peace tayo, na masayang-masaya tayo, at that particular moment, I'm very sure that the Holy Spirit is descending upon. Pero hindi lahat gano'n, no? Kaya nga si Pearl, may tatanong siya kay Kuya Kevin eh. Ito po, Brother Kevin, since we're talking about your journey, your turning points, what is the toughest thing that you have given up, or a decision that you have made for the church? Was it career, family, or relationship? Magkaibigan po yan, kaya akala nyo, ganun lang. Nilalaglag ni Pearl ngayon, si Brother. Sige, Brother Kevin, sagutin mo yan. What was the toughest thing that made you decide? Actually, all of the above. Kasi present lahat yun. Career, family, relationship. I would say talagang I had the best of everything. The best of both. Not just both worlds, but everything. I would say I have everything. Okay, yung career, able to provide with the family, I had healthy relationship with them, and then meron ding romantic relationship for almost 3 years. So it was really tough. And walang toughest, kasi iba-iba yung degree ng toughness ng iniwang mga bagay na yon. But what I would like to share to our viewers right now is one of the painful moment siguro noong process of discerning and entering the seminary was that dumating yung time na hindi man ako clinically diagnosed with depression, but I really felt that I was really really sad. Ang ironic, diba? Parang ang saya-saya ko umuwi galing Asian Youth Day, and then afterwards dun ko na experience na agad, hindi pa ako pumapasok ng seminaryo, pero ang hirap na agad. And
what was inspiring and what was siguro sasabihin kong ano, very providential that time was merong 3 consecutive Sundays wherein the gospel message really spoke. I mean, God really spoke to me. So, i-share ko lang quickly kung ano yung tatlong yon. The first one is the woman who was bleeding for 12 years. The second one is yung propetang hindi tinatanggap sa sariling bayan. And the third one is the reminder of Jesus na for us to be authentic disciples, we need to carry no money, no bag, no sandals, and greet no one along the way. So, Brother Wait. Kevin, narinig mo to sa gospel readings talaga, no, sa scriptures. Yes, tatlong magkakasunod siya na Sunday na parang naramdaman ko na ano, nagsasalita talaga yung Diyos sa akin that time na wala nang reason para isipin mo yung sakit that was caused by so that was the radical change na nangyari sa'yo no, na parang si St. Francis of Assisi, iniwan niya lahat-lahat no, para lang masundan yung Panginoon. At ito, mga kachil, magandang pagnilayan din natin to, no, na minsan akala natin yung mga maliliit na bagay, wala lang. Pero minsan yung mga maliliit na bagay na yan, yan na pala yung mga signs na hinahanap natin. Sabi nga nila, don't look for signs for you to believe. Instead, believe and you will see the signs. No? Maniwala ka at makikita mo yung mga signs. At gift yan ng Holy Spirit. Ang tawag natin dyan ay fear of the Lord, mga kachil. No? Yung honest, yung wonder, yung nagugulat ka na lang sa mga bagay-bagay na maliliit na bagay pero may significance pala. And you see God in everything. No? Ako personally, that's the gift that I'm praying for. Kayo mga kachil, yung question natin sa The Word Made Flesh, ano yung gift of the Holy Spirit that you're praying for? No? Ayan, mag-hi muna tayo sa ating mga nanonood. Kay Father Jerome Quinto, hello po. ZMJ, magandang gabi. Pagpalang gabi sa'yo, Mary Ann Lamontad, no? And Carla, si Jane, hello. Cheska, hello, good evening sa'yo. We miss you here, no? Kian, good evening. Ayan, so sino na ba? Mga kachil, pagka may tanong kayo kay Brother Kevin, don't forget to comment sa ating section below, no? Brother, what is the most memorable experience in and with the church as a youth coordinator among the fellow young naman, fellow youth? Actually, napakadaming bagay yung memorable about being youth coordinator and youth minister in our diocese. But I would say it was my experience at the World Youth Day Panama in 2019, where I was a delegate of our diocese. And it is so memorable kasi doon mo makikita yung parang Pentecost talaga na you do not share the same root, the same culture, even the liturgy, may mga variations, pero doon mo makikita yung unity. And at the same time, hindi nagiging hadlang yung mga bagay na yun for us to convene in one big event. Plus, syempre, it was memorable because Pope Francis was there. And actually, yung experience ko of joining the World Youth Day was actually a pilgrimage of mine for my pursuit to enter in the seminary. And in that journey of mine in the World Youth Day, pag-uwi ko talaga from Panama, I received right away my admission letter sa seminary that I was able to pass. So it was very providential. No, talagang grace and mercy yung nagsusustain no matter how bad we look on ourselves. Talagang God really, talagang hindi siya naghihingi ng kahit anong condition for him to bestow his mercy and his love for us. Aww. Amen to that. Colleen, natanggap mo na ba yung admission letter mo sa convento from Sister Janice? On the way pa lang yan. On the way pa. Wow! Ready to receive, Colleen. Ready to receive. Grabe talaga namang nakikita ko na nag-enjoy, in-enjoy talaga ni Brother Kevin yung kanyang youth, no? Nung nakapunta siya Indonesia, tapos Panama, grabe nung high school pa lang kasi ako na, kaya hindi ako pwede. Sobrang nakakaingit. At kayong so, youth na youth ka na, may quarantine naman. Yeah, so true. So, sige, Brother, ang bida po sa ating Sunday Gospel is the Holy Spirit.
The third person in the Holy Trinity na mahirap intindihin because the Holy Spirit remains a mystery. Kayo po ba, kaya rin yung maniwala sa mga bagay na hindi nyo nakikita? Oo naman. Kasi madaming bagay yung hindi natin nakikita pero naniniwala tayo. For example, sa sarili na lang natin, we cannot even see our internal organs. Diba? Yeah. Parang, for example, tayong mga kabataan or yung mga kabataan natin na nanonood, no, marami sa kanila yung sinasabi nating mapusok, marupok. No, when it comes to lang. Diba? May pinarinigan ka ba dito, Brother Kevin? Wala naman. Clear yung usapan. Clear yung usapan. Wala tayong sinasabing secure yan. Okay. Pero we have been loosely using the word love without even knowing what it really is. And yeah, it doesn't even exist. You cannot see love walking somewhere else. Diba? So I naniniwala ako sa mga bagay na hindi nakikita. And one of the things, no, while I was reflecting habang sinasabi mo yung question, kung mapapansin nyo nitong Easter season, bawat week, meron siyang mga theme, parang meron siyang iba't ibang klase ng discourses. Merong discourse on the bread of life, merong discourse on the upper room, merong discourse on the death and resurrection, tapos itong week, discourse on the Holy Spirit. And mostly, no, ako aaminin ko sa sarili ko na kahit ilang beses ko na siyang napapakinggan, ang dami pa rin gray areas na hindi ko naiintindihan. And what does it say or what does it tell about us as Christians na aside sa fact na yung Diyos is the truth itself, truth himself, meron pa rin part dyan na meron pa rin part yung faith natin na is yet to be revealed. Ibig sabihin, merong partly revealed, merong partly conveyed pala, tapos meron ding partly concealed. Parang ganun. And it is part of our faith. Bakit? Kasi if imagine niyo, if yung buhay natin lahat alam na natin, ano pang hahanapin natin? Bakit pa tayo mag-aaral sa school? Bakit pa tayo papasok sa seminaryo kung alam na natin? Diba? Nabanggit yun ni Brother JP kanina, yung sense of wonder. No? Dapat hindi mawala sa atin yung sense of wonder na yun. And we have to accept na meron tayong mga bagay talaga na hindi naiintindihan. No? For example, in the coming Sunday after Pentecost, we will be celebrating the solemnity of the Holy Trinity. Nag-aaralan namin yan sa theodicy dito sa seminaryo. Pero after our course, hindi ko pa rin siya fully mag-grasp. And that is okay. Kasi that is part of our revealed faith or that is part of the revealed truth. Na Brother hindi Kevin, yung naalala ko dito yung kwento ni San Agustin, no? Minsan pinagninilayan niya yung Trinity, yung Holy Spirit, yung God the Father and the Son. Talagang gusto niyang lahat yun maipasok sa utak niya. Tapos may nakita siyang isang bata dun sa dagat, no? Sa may shore, no? Nagbe-beach siya sa St. Augustine. Tapos nakita niya yung bata, may hinuhukay siya na maliit na butas, no? Parang akala niya gumagawa lang siya ng sandcastle or ba. Tinanong niya yung bata, uy, toy, ano yung ginagawa mo dyan? Ano yung hinuhukay mo dyan? Sabi niya, alam mo, St. Augustine, yung dagat na yan, ililipat ko dito sa maliit na butas na to. Tapos sabi ni St. Augustine, ay bata ka pa nga, hindi mo mailalagay yung dagat dyan sa napakaliit na butas na yan. Alam mo ano sabi ng bata kay San Agustin? Katulad niyo po, hindi niyo mauunawaan yung napakalaking Diyos at ilalagay mo siya dyan sa napakaliit na pag-ibig. Same as true siguro dun sa sinasabi ni Brother Kevin sa atin ngayong gabi. May mga bagay na hindi natin maiintindihan pero we know that we cannot understand them. They're just mystery talaga. No? We're just so limited. At pagka naintindihan mo yung Diyos, baka ikaw na yung Diyos. Exactly, to brother. Exactly. Tama yung sinabi mo. And before, siguro we move to the next question kung meron pa. Gusto ko lang sabihin na meron talaga tayong mga bagay na hindi naiintindihan dito sa ating earthly life or dito sa buhay natin sa lupa. Pero there is an assurance na lahat
ng bagay na yon kapag nasa langit na, malinaw na. Kasi nakikita mo na yung Diyos eh. That is the beatific vision. And we correct. Cannot ask for anything more kasi yun na yun. Kagaya nga nung si St. Thomas Aquinas, yung patron saint namin dito sa USD, yung isa sa mga famous or most famous work na yung Summa Theologiae for the yung parang summary ng theology, hindi niya yun natapos kasi for some reasons. And then nagkaroon siya ng beatific vision, nakita niya yung Diyos. And after that, what he said was just, lahat pala ng sinulat niya was just his draw. No, ibig sabihin, kahit gaano pa kalalim, kahit gaano pa kalawak yung pang-unawa natin, kapag nakita natin yung Diyos, walang wala. Ganun yung klase ng pagmamahal na meron yung Diyos sa atin. Na we most of the time try to comprehend everything, we try to even sometime control him, pero hindi eh, ito yung Diyos, ito lang tayo. Kaya nga minsan kapag tayo nagiging judgmental tayo, tatanungin natin yung sarili natin, pag kinumpara ka ba sa Diyos, may right ka pa kayang mag-judge? Wala na, kasi sino ka kapag kinumpara sa Diyos? Walang wala. Para lang tayo sigurong ano, butil ng buhangin sa beach. Ayan, maraming salamat po, Brother Kevin. Ang dami naming natutunan. At saka hindi natutunan na napakahalaga rin, no? Ayan. So, baka may mga gusto ko pang batiin, Brother Kevin. Mukhang maraming nanonood from Laguna. Nakikita ko sa comment section. Ayan, binabati ko lang yung mga friends ko from the San Pablo Youth Commission and yung mga family friends sa Laguna, and at the same welcome time, po. Yung mga brothers from the USC Central Seminary. Thank you, boss. Thank you for staying with us. No, maraming salamat, Brother Kevin. Now, let's apply the gospel in our life. The word made flesh. Okie-dokie! Ayan, maraming salamat kay Brother Kevin. No, napaka cardinal tagli talaga ng approach niya. Yung boses, yung tempo, yung, di ba? Napaka mabusisi niya mag-expect kalmado. Yung boses, yes. Tapos parang nag-homing na si Brother. Ang ganda ng mga sinabi niya. Talaga. Nung sinabi mo yan, Colleen? Parang nahiya ako kasi parang napaka-gaslow ko dito. Tapos siya doon yung seminarist na talaga. Diba? Gusto ko magtakip ng mukha ko eh. Okay, so mga ka-chill, kanina pa po natin pinost yung question natin of the day, and that is, anong gift ng Holy Spirit ang gusto mong matanggap at this time in your life, no? At sa papaanong paraan ko ito gagamitin bilang isang Katoliko. Ngayon mga ka-chill, nandito yung three young people natin to tell us ano naman yung gift ng Holy Spirit na gusto nilang matanggap. At sisimulan natin yan kay Kuya JP. JP. Yeah. Brother, sinabi ko na kanina, gusto kong gift is yung knowledge. Kasi ako po, alam ko po sa sarili ko na ngayon na nagsiserve ako sa Kanya, ay hindi pa rin po talaga kumpleto yung nalalapan ko sa Kanya. So, ang wish po is knowledge po about po sa Kanya para po sa para po i-share ko sa mga kachilos, mga kaibigan ko po na nakakasalamuha. Knowledge. Thank you, Kuya JP. Ang sabi ni Hazel Ann Oreo dito, ang akin po ay wisdom. Kung hindi mo ito magagamit sa tamang paraan o kaya ginagamit mo ang kaalamang ito para manloko ang manlilang, ibig sabihin wala kang karunungan. Kung may karunungan ka, pwede mong gamitin ang kaalamang ito o ito para magbenta o kaya maging teacher na nagbabahagi ng talino sa iba. Bagamat importante ang pagkakaroon ng kaalaman, mahalaga ang karunungan upang magtagumpay sa buhay. So, tinidistinguish niya dito yung knowledge and wisdom, no? Ang wisdom sa kanya siguro is, how do you apply the knowledge and type? Yun yung pagkakaunawa ko kay Hazel. Thank you, Hazel. Ayan, may mga sumasagot pa dito. Sige, let's now... Ito kay Padre, no? Napakaganda ng reflection dito ni Father Ray de la Cruz. Sabi niya, hindi nga nating lubusang maunawaan ng Diyos, pero tunay naman siyang nararanasan. Aww. Ulitin ko po, napakaganda nito. Hindi natin lubusang nauunawaan ang Diyos, pero tunay naman siyang naranasan. Alam niyo po kung theology yung pag-uusapan, walang question dyan si Father Ray, no?
Sige, Pearl. Meron lang dito din comment, Brother Paul, mula kay Ate Mary Ann Lomontad. Ang pananampalataya natin sa Diyos, kahit hindi natin siya nakita, ay nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo, nananahan sa ating pagiging mabuting tao at may malinis na puso. Mm-hmm. Thank you po, Ate Mary. And ako naman, Brother Paul, kung pwede lang sana na lahat ng gifts of the Holy Spirit matanggap mo. No? Sana lang talaga pwede siya. Pero I'm inspired po sa mga kunento, sa mga sinabi ni Brother Kevin, na parang gusto ko yung gift of piety, yung mamulat na kinakailangan mo po yung Diyos. Kasi parang sinabi niya po kanina na ano siya, best of both worlds na po siya. Parang ako din feeling ko ngayon, kinakaya naman yung work, yung commitment, yung mga responsibilities, ganyan. Pero at the end of the day, parang feeling ko walang sense of contentment or for fulfillment. Kaya kailangan kong makita, kailangan kong ma-look forward na si God pa din talaga yung ending ko. So parang ganun yung na-realize ko kanina sa kanya. Oh, Pearl, taga-Kalamba ka at alam ko merong 7 na kumbento dyan ng mga madre. No? Pwede kang kumabok na kahit sa pinto dyan. You're most welcome. Kuli ng ating dentist, anong gift of the Holy Spirit yung gusto mong matanggap? Gusto ko po yung gift of understanding. Parang maintindihan yung mga bagay na hindi ko maintindihan. I mean, hindi mo talaga totally maintindihan, pero at least you have a knowledge para ma-process ito. And ito yung parang gagawin mong gabay to live your life. Yun po. Knowledge. Understanding. Hindi ka nakikinig, up brother. Ang kailangan mong gift ay listening, Brother Paul. Ang sa akin naman, nabanggit ko na po mga kachil, ay fear of the Lord. No? Gusto ko lang magulat, gusto ko lang ma-amaze sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Minsan kasi, siguro dahil seminarista kami, dahil mga brothers kami, parang God, sometimes we take Him for granted. Gusto ko this year, during the day of the Lord, the birthday of the church, gusto kong maramdaman na magulat ulit, ma-amaze ulit sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kasi minsan talagang I take Him for granted, nakakalimutan ko na siya. Kasi siguro dahil araw-araw nasa chapel kami all this time, parang may part na sa akin na nauumay ako. And this year, I pray deeply that God will grant me that amazing grace of fear of the Lord to have awe, wonder, and amusement. And mga kachet. Pero Brother Paul, siguro kahit naman anong gift po yung matanggap natin mga kachel, di ba? As long as na ginagamit po talaga natin to for the greater good of God. Opo, di ba? Maganda talaga yung mga magiging regalo po natin. Ito Pearl, magandang insight to. And I think it's good to end with this point. May kaklase ako from China, ang pangalan niya ay John Han. At dati, may mga kwentuhan kami about the church na nagdududa kami at palagi namin kuni-question. It's about faith, no? At napakaganda yung sinabi ni Brother John Han sa akin. Sabi niya, Brother Paul, faith is a gift. Regalo yung pananampalataya. At kahit anong regalo yung natatanggap mo, dapat ina-unwrap mo yan, binubuksan mo yan. Okay lang na-questionin mo yung pananampalataya because that is unwrapping, sabi niya. Kasi pagka hindi mo yan binuksan, yung mga regalo, pagka hindi mo ginamit, magiging pabigat yan sa buhay mo. When you don't use the gifts, they become burden to you. Burden sa buhay. Ito mga kachil, isang reminder sa atin. JP. Yes, brother, bago po tayo mag-end, i-announce ko lang po muna yung winners. Baka natin, baka makalimutan na naman. Sige, go JP. Okay po, sa ating question number one, ang tanong ay ano ang sinabi ni Jesus sa mga disciples na nagpakita siya sa kanilang upper room? Si Miss Annalie Opena. Wow, yay! Congratulations, nanay. Bawi na yun. Yung parinig yung drum roll eh. Next. Ating question number two, saan nanggaling ang salitang Pentecost? O Pentecost? Ang winner natin ay si Miss Eliza Manguera. Manguera! Manguera. Kapatid ko yan tayo na. Kapatid mo yan? Galing naman ang kapatid mo. Nakikinig pala siya. Baba. Wow! Congratulations! Worth it. Yes, sa ating question number 3, ano ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disciples? Ang sagot ay Holy Spirit. Winner I see. Drum roll ko ba? Wala akong sound effects dyan. Si Mr. Angel Acorda. Congratulations! At ang ating word of the day, mahirap yan. Excited ako malaman sinong nanalo, JP.
Ang ating ang nanalo sa ating word of the day ng sagot ay Ruwa. 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 Ganun yan kasi nagbe-breathe in ka, breathe out. Totoo yan ha, Ruwa. Ganun. Ang winner natin ay si... Sorry. Si Gabriel. 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 Kaya may humahabol lang dito. Sabi ni Dr. Ruth Ann, I pray for wisdom, for good judgment, especially sa panahon ngayon kung saan medyo nayayanig ang ating virtues and principles, which is true, no? Mga young Christians tayo at minsan talagang naguguluhan tayo kung ano yung paniniwalaan natin, kung yung mundo ba o yung Diyos. And sometimes, at maraming beses, sorry, nadatapat tayo. Again, the reminder is to stand up once. Colleen. Okay, congratulations again sa ating mga winners. Ngayon, mula naman sa ating Choose Hashtag Tuesday Tuesday team. Let our everyday choices be guided by God's Word and lead us to who, what, and where we should be. Sabi nga sa Acts 20, verse 24, ang alam ko lang, sinasabihan ako ng Holy Spirit na prison at paghihirap ang naghihintay sa akin sa bawat city na pupuntahan. Sa bawat city na pupuntahan ko. Kaya mga ka-chill, saan kayo pumupunta kapag may paghihirap? You may share your answers sa ating FB post last Tuesday. Siguro the other question for that, Colleen, kung may pinagdadaanan kayo, saan kayo pumupunta? Ako usually sa bedroom. Pearl! Pan po sa hashtag Miyerkules sa ato team, mga ka-chill, birthday nyo rin ba bukas? Just like yung birthday ng ating simbahan, birthday nating lahat, Pentecost Sunday. At kapag may birthday, syempre hindi mawawala ang regalo. Kaya prepare your gift from the Holy Spirit and let's give it back to the church. To know the gifts of the Holy Spirit, you may check our Facebook post last Wednesday. At kanina po ay nag-post kami ng mga print materials of the gifts of the Holy Spirit. Just check it. Both languages yan, Tagalog at saka English, Pearl. So pwede kayong mamili. Ang magandang gawin dito mga ka-chill, i-print niyo yung mga yon, gupitin niyo at bukas ng umaga, pabunutin niyo dun yung mga pamilya niyo. Halimbawa, si Pearl sa family niya, no? I-print siya ng gifts of the Holy Spirit. By random, nakatalikod dyan, bumunot sila ng isa. Yun. Maraming salamat po sa ating mga load sponsors, kay Dr. Ruth, kay Tita Nanette. Maraming salamat po sa inyo. No? Quick word po, segment ng FB page namin bago 30 seconds, paano sagutin yung mga questions natin. At yung gospel narration natin by Brother Jojo Valenzuela with illustration. JP! Yes, isang chill Saturday night na naman na nagtatapos. Tatambayan na kung saan si God ang bida. Ikaw ka chill, ang kasama. Ako si Kuya JP, ang iyo napakabait daw at araw-araw ingat. Ako naman si Ate Colleen, ang inyong hardworking future dentista. Si Ate Pearl ang inyong friendly at always on the go squadmate. Ano naman po si Brother Paul, ang inyong ever, ever, ever hopeful kuya. And this is... The Word! Chill lang tayo. God's Word. Thank you to bukas. Magsimba tayo. God bless po. Happy Pentecost! Bye everyone!